magandang magandang araw sa inyo mga asama here in abroad. Mga asama, panibagong update, nandito ulit tayo sa Maynila, ang Anda Circle na under ginagawa pa rin po, pinapaganda. Hindi na po lingit sa kaalaman nyo, parang may plano po si Mayor Isko ihalit tulad to dun sa Dancing Fountain sa Bonifacio Shrine. Tignan natin kung ano ba yung latest dito na ginagawang Anda Circle Rehabilitation at Dancing Fountain. Mga asama, okay, samahan niyo po. So yung mga sama, bago tayo magsimula, shoutout portion po muna tayo. Shoutout po kay Sir Eduardo Garchi Torena, Nicola, John Lloyd Endaya, Louis Pax from London, UK, Jo Marie Agana. So kayo po ni ma'am, maraming maraming salamat po sa suporta. At kayo po yung mga nag-comment ng previous vlog. Keep safe po, iwalat malasakit, God first, mga sama. So yun, panibagong update sa Maynila. Ngayon lang ulit po tayo nakalapit dito sa pamosong Anda Circle. Mamaya po, bibigyan ko kayo ng brief history ng Anda Circle, kung bakit ba ito nandito, saan ba talaga yan nagmula. Iconic po kasi nga, ang ganda po ng pagkakagawa niya. Mala yung sa La Madre Pilipina po, ganun yung parang style niya eh. So yung masama, paliwanag natin. So ngayon, iikutin lang natin ang update dito. So yun mga sama, ito nga oh, alakad na tayo. Hey, good morning. Ginagawa po nila ngayon yung fountain. Ang laki ng fountain mga asama oh. Ang lawak ko. So yun, mukhang ang daming tubig nito pag napuno oh. There, good morning. Busy po sila sir dito na nagtatrabaho. May tubig na eh oh. Ay, aalisin po yan. Parang malaking pool siya, no, sir? So, ito po yung mangyari sa Anda Circle. Imagine nyo pag natapos to, di ba? Lalo na sa gabi. Paliwanag ko po, ito po, papunta po yan ng pier. Mga asama, may mga kamag-anak din po ako dyan, papunta ron sa Tondo area. So, yan, papunta po ng pier yan. Ito, actually, pier na po to, mga asama, papunta po na Nabotas. Yan, sa Tondo. So, ito po yung entrada ng Intramuros. Ito po yung papunta ng Rojas Boulevard. Ito, nalimutan po, Pier 15 yata. So, comment down below kung mali ako. Itong rotonda eh. Rotonda siya. So, mamaya paliwanag natin mga sama kung saan ba nagsimula. Masama, ito na po yung konting brief history ng Anda Circle. Simulan na po natin. Anda Circle, also known as Rotonda Anda, is a roundabout rotonda po located at the boundary of Intramuros and Port Area in Central Manila, Philippines. It is an interchange system at the junction of Bonifacio Drive. Bonifacio Drive, yun po, punta po Luneta. Ito naman po yung Mel Lopez Boulevard, papunta po ng Tondo. Andres Soriano Avenue, formerly Calle Aduana and Roberto Oca Street, and serves as a prominent gateway to the walled city of Intramuros. Dito nga po yung Intramuros. So inside the circle are two levels of octagonal enclosures which forms the perimeter of the monument. Kaya po tinawag siyang Anda Circle o Anda Monument para po in honor of Simon de Anda y Salazar. Anda was appointed as Governor General of the Philippines from 1770 to October 30, 1776. So ito po isa erected in honor po nung tao na yan, si Simon de Anda y Salazar, Gobernador General ng Pilipinas noong 1770 to 1776 mga sama. So parang ano po yan, dahil nga po sila ay colonizer, yan pa yung parang presidente nung time na yon, siya po yung supreme leader ng mga Espanyol nung panahon na yan. So masama, ito talaga yung mismong monument po ni Simon de Anda. Hindi po dito originally nakalagay yan. Ito po nilagay na lang dito sa circle na to, sa roundabout. Ito po ay located malapit sa Pasig River. Maghanap po tayo ng picture. Ilalagay ko na lang po dyan sa ating video pag nakakita natin. Pero ito po yung inilagay na lang dito. At mas maganda nga po kasi nga po interchange. Ito po dati open space to mga asama. Kung sino-sino yung pumupunta rito. Kaya po dati, pininturahan na po yun ng bago. Dati po may mga dweller dito. Marami pong mga tayong kababayan na walang bahay. Ang nangyari po minsan nabababoy po yung kung sino-sino po yung dumadaan. So mga batang kalye, may mga rugby boy. Ang kagandahan nga po nito mga asama, sa gagawing pag
sasaayos dito, is mapoprotektahan po yung mismong Anda Circle. Kasi nga po yan, may bakot na para po sa fountain, di ba? At yun nga maasama, yun ang malaking bagay na gagawin dito. Mas gaganda po itong drive na to. From, sipin mo, galing ka Luneta, papunta ka ng Tondo, dadaan ka rito. Yung Mel Lopez Boulevard din po, inayos na yun, yung mismong tulay. Kitang-kita mo po rin yung World City of Intramuros natin, tsaka yung Ilog Pasig. So yan, maasama. Magandang maganda itong ginagawa nila rito at ni Mayor Risco, yung pag-renovate na itong Anda Circle. So yun po nga mga asama, at magandang bagay rin ito pag ito yung naayos na. Kung nabanggit ko nga po dati na yung ibang mga turista natin galing cruise ship nung wala pa po itong COVID, galing po ng Manila Hotel, bababa, babaybay po yan dyan dito sa mismong Andres Bonifacio Avenue. Maglalakad po sila dyan sa gilid ng Intramuros, papasok dito sa main entrance. Dito po may mga pupunta magpapapicture sa Manila Cathedral, mga turistang dadalaw dyan po sa Palacio de Gobernador General. Napakaganda pong mga puntahan dyan at tourist spots. Isa makikita nila to mga kasama, diba? Ang ganda pong bubungal sa kanila, hindi po pangit, hindi na po siya yung binaboy. At least kahit paano po, protektado po itong Anda Circle pag pinuntahan nila. Ito mga saman, lawak ko, kala mo malaking pool. Siguro mga 4 feet po to, or itong mismong taas na itong hollow blocks dito. May kita nyo talagang malaking fountain to. Baka nga po mas malaki pa yung fountain na to dun sa Bonifacio Shrine Sa napapansin ko po sa lalim tsaka lawak nung ginagawa nila dito sa Anda Circle fountain na to. At sa pagre-renovate na ito, gagawin mong pasyalan. Unti-unti pong nabubuhay ulit ang Maynila. At nga po, manalangin lang tayo lahat na magtapos na itong COVID para kahit paano po makabalik na po kayo, mga kababayan natin, makadalaw man lang kayo sa Maynila at masilayan nyo yung mga magagandang pagbabago. Hindi pa rin po perfecto ang ating pagbabagong nangyari, hindi lang sa Maynila kundi sa iba pang lungsod, pero kahit paano po may improvement, di ba? Take po natin yung positive against no sa negative. So masama, hindi na ako papasok kasi nga po baka po nakaka-istorbo at alam niyo naman po ito yung proyekto. Masama, pakita ko lang sa inyo isa pong prominenteng features na itong Anda Circle. Meron siya yung ulo ng leon. Sa apat na sulok niya may ulo ng leon. Kadalasan po yan yung yung daluyan ng tubig pag umuulan. Nung bata pa po ako, nung hindi pa inaayos yan, talagang puting-puti lang po tsaka abuhi na kasi nga po sa mga alikabok. Pero ang hindi ko pa makakalimutan dyan yung yung ulo ng leon. Parang dyan po yung alulod, yun po yung term alulod. So hindi ko po alam kung yun nga yan kasi wala namang bubong Wala namang siyang bubong, pero pakiramdam ko po magandang tignan yan. O baka sa fountain po magagamit din na yan, dyan lalabas yung parang sprout ng tubig. Meron din po siyang parang bituin sa taas. Ayan po yung pangalan ni Simon de Anda, Con Amor Reconstruido. So yung mga marunong po mag-Espanyol, ano po ba ibig sabihin yan? Yung amor, alam ko po love amor So Reconstruido, Reconstruction, love. Con, ayan po naman po yung Carne Norte Con, joke lang. So yung masama yan, ang Anda Circle Monument or Anda Monument. Ito yung mismong Anda Circle sa gilid natin. So yun masama, yan ang latest update natin dito. Sabi ko nga sa inyo, sabay-sabay yung mga ginagawang proyekto dito ni Yorme sa Maynila. Pagpapaganda,
Nakita niyo po yung parang majority nakikita natin update sa Bonifacio Shrine. Pero may mga sulok-sulok pa rin pong pinapaganda, lalo-lalo na po itong lugar na to, itong rotonda sa Anda Circuit, na pag ito po naayos, naku po, napakaganda. Lalo na pag ikaw'y mamamasyal ng Intramuros at papunta ka ng Manila Bay, ito po yung bubungad sa iyo, mga sa. So yung mga sama, kung nagustuhan niyo po itong video, inaanyan ko po kayo mag-like, comment, and subscribe, hit yung notification bell para updated po kayo kung may bago ng type video. Maraming salamat po, mga sama. Maraming salamat po. Tiwala at malasakit. God first. And see you po sa next vlog update.